Bale, yung mismong lockdown, eh, bukas pa, Friday. Pero, hindi na kami lumabas ngayon pa lang, ngayong, ano, Webes pa lang ngayon eh. So, yun. Bale, yung lockdown, tatagal ng 2 weeks. Amazing, anak mo yun. Na si mami siguro, ano to dati. Sina ba la si B? Bili ba ang garibu? Ang bili bentang batubitu. Asa na yung ano nito, honey? Yung... Kutsara. Yung pangganto sa... Hindi ko alam. Baka tinago mo na naman. Baka. Ano, masakit? Naipit? Ay, naipit nga! Aray! Awawa naman yung anak mo. Mami talaga, oh. Kaya pala bigla siya. Iba yung sigaw niya eh, nasaktan. School anak. Ngayong araw na to, ay ang one day before ang lockdown. Yun, bali bukas ang lockdown dito sa Denmark. Tapos ngayon, Webes, hindi na kami lumabas. Nag-decide kami hindi na lumabas. Kasi yun nga, lockdown na. Ibig sabihin, lockdown. Limited yung public transport. Oh, limited yung public transport. Sarado at saka museums, lahat ng public, ano? Mga public places, sarado. Tsaka yung school, walang pasok. Basta yung mga hindi importante yung trabaho. Yun, mga hindi masyadong importante yung trabaho. Yun, pauuwiin kayo. Stay kayo sa bahay. So yun yung lockdown talaga, yung... Yun, hanggat maaari, limitado yung labas. Ang stores open daw, pero dahil sa nagpanic buying lahat ng ano, ng mga tao, hindi natin alam kung masusuplayan ng lahat ng stores yung needs ng mga lahat ng Dane dito. Nag-ano kasi sila eh, hoard pa rin. Nung ganun ang tawag, Tagalog din lahat. Ko alam. Nangolekta, hindi nangolekta. Naghahaman. Hindi naman. Basta namili ng marami. Kaya pala kahapon, hindi pa na-announce yung lockdown. Wala nang mga gulay, pati frozen. Mm-hmm. Sabi ko, parang first time ko nangyari yun. Mm-hmm. Oo. Bumili ka ka. Nabili ako. Tapos pag-uwi ko, yun, in-announce na ng lockdown. Bali yung mismong lockdown, eh bukas pa, Friday. Pero hindi na kami lumabas ngayon pa lang. Webes pa lang ngayon eh. So yun. Bali yung lockdown, tatagal ng 2 weeks. Talaga masyado yung close up. Yan. Tatagal ng 2 weeks. Tapos malalaman kung i-extend pa or kung ano pa yung mangyayari. Depende yan syempre pag lumala or... mas dumami pa yung ano yung infected. Bali ngayon 514 yung infected. Isa na yung nakalabas na, okay na, naging okay. Tapos dalawa yung critical. Meron pa lang dalawang critical na Danish na ngayon. So talagang at saka ang bilis nung pagbabago ng mga na
na ano na infect, no? Mabilis kasi March ano 6 ata yon, no? Nung unang nalaman, March 4 nung unang nagkaroon ng ano ng nalaman nila na mayroon ng infected dito sa Denmark. March 4, tapos March 12 500 plus na agad. So mabilis kaya lockdown agad sila. Yun, yun ang sitwasyon sa amin dito sa Denmark. Yan, lockdown na kami ngayon. Sa Pilipinas, masyadong... Wala naman masyadong ano sa Pinas. Masyado lang kayo nagpapanik dyan. Mas matindi pa dito kumbaga sa amin. Panik lang talaga kayo dyan. Okay, maingat lang siguro. Tsaka hindi naman ano, kumbaga... Hindi naman ano, tawag dito, hindi naman talaga... Sobrang delikado yung ano, yung virus kasi nagagamot naman yung virus, hindi naman siya yung talagang pag nalagyan ka ng virus, mamatay ka na agad, hindi naman ganoon. Pag nagka-virus ka, pwede kang mag-ano nga lang sa bahay eh, magstay tapos magpagaling. Ganoon, mawawala din siya. Kaso ang dating sa atin ng pag nagkaroon ka ng coronavirus, parang nagkaroon ka, mamatay ka na agad eh, hindi naman, hindi ganoon yung ano. Hindi naman, hindi nyo narinig sa akin yun, ha? Narinig nyo yan sa mga expert. Narinig nyo na yan, sigurado. Yun, wag lang magpanik, no? Mami, no? Yep. Wag magpanik. At saka, mag-ingat lang siguro. Yun na lang, ingat. Tsaka, wag mang, ano, discriminate. No? Ang tao. Wawa naman. Pinarantin siya, nag-travel ata siya, Italy. Kay reporter siya. Mm. Pinangalanan nga siya. Pinarantin siya sa loob ng bahay. Mm. Tinest yung family niya, negative. So siya ngayon, in 24 hours, after nung ano, quarantine for 14 days, tapos, yun na. Sabi niya pa nga dito, I never been so, ano, healthy. Well, as ano, after this, ano daw nangyari sa kanya. Mm. I feel free, sabi niya ngayon. Ayun, okay lang siya. To think na nasa bahay lang siya quarantine, kasama yung family. Mm. So, okay na siya ngayon? Mm-mm. Good. Mm-mm. Okay na siya. Yun, may isang Danish na nalaman na infected siya sa virus. Reporter pa siya. Quarantine lang siya sa loob ng bahay. Tapos kasama niya yung pamilya na sa loob ng bahay. Hindi negative yung family. Tapos okay na siya ngayon. So, ibig ko lang sabihin na huwag magpanik kahit na malaman na merong or na naapektuhan ka ng virus or merong kang kakilala na may virus na malapit sa'yo. Mahina ang immune system ang namamatay, actually. Ang namamatay, oo. So, yun, wag lang magpanik, gamutin, o try, ano, maging healthy. I guess if you're... Yun lang naman ang cure, di ba? Maging healthy. Oh, I guess if you're healthy, tapos ano yung immune system mo, kahit tamaan ka nito, mabilis ka makaka-recover. Gagaling ka pa din. Oh. Yun, so wag lang magpanik. Hindi ko naman sinabi na pag hindi ka nagpanik, hindi ka na nag-iingat. Mag-iingat, pero wag magpanik. Iba kasi yun eh. Na? Sa akin lang... masyado silang nagpapanik dito na may cure naman. Tapos, hindi nga kailangan ma-hospital eh. Mm. Pero, merong mga serious ill or disease na parang hindi masyado nabibigyan ng ano, diba, ng... Pansin. Kahit sa sarili mo, hindi mo nabibigyan ng pansin. Kunwari, pag-iossi, pag-inom araw-araw. Mm. Alam mo na may maidudulot yun na masama sa'yo. Parang for example, na nangyayari ngayon, lumabas ka, sumama ka sa mga merong sakit din na coronavirus. Alam mo, later on, mahahawa ka. Mm-hmm. Pero, mas pinili mo umiwas. Pero yung pag-iossi, pag-iinom ng todo, alam mong later on, mamamatay ka dyan pag hindi ka nag-iwas. Pero, sige ka pa rin. Parang ganun, pagkain ang hindi ma-healthy, alam mong magiging hindi maganda yung result in the later part of your life. Pero sige pa rin. So, sana hindi lang tayo focus dito sa coronavirus. Oh. Kahit sa magiging, alam natin na magiging masama para sa pagtanda natin or katagalan. Yan lang. Mas maging healthy.
hindi lang basta yung dahil naging healthy ka dahil sa coronavirus, dahil lang doon. Dapat lagi nating gawin 'yon, no? Mm-mm. Amin ah. Mm-mm. Lagi yung mag-wash ng hands, lagi yung healthy, kumain ng fruits. Kumain ng cauliflower, gano'n. Cauliflower rice. Oy, may allergy ka dyan. Yan. Ibig lang namin sabihin na nagiging aware tayo ngayon at nagiging masyadong conscious sa coronavirus. Pero dati pa dapat natin ginagawa na maging malinis, maging healthy. Kasi yun lang din naman ang cure eh. Yung wala talaga siyang gamot na iinumin mo tapos gagaling ka na. Hindi. Special na gamot. Talsik-talsik yung kinakain mo na ka. Yun, walang special na gamot. Ano lang, yun, magiging healthy lang. Yun. So nabasa lang natin yun na according, kaya lang na-hospitalized kasi dahil kailangan ng oxygen, kailangan i-ICU dahil mas weak yung immune system ng tao na yun. Yun ang reason ba't na-hospitalized. At saka para hindi ka na makahawa. Yun. Yun lang. Pero hindi naman ibig sabihin na pag na-hospital ka tapos may virus ka, matay ka agad. Mamamatay ka, di ba? Yun. Mag-ingat lang talaga. Ingat, baka maging malinis. Hindi lang naman to sa dahil may coronavirus, no? Di ba? Kaya si Kila nag-agree. Oo, si Kila nga. Gusto mag-video dun eh. Gusto pinakuha niya yung camera eh, di ba? Oo. Healthy tak, no? Subuhan nyo na ako kasi. Aya, anak. Kano? Ngayon natin mas na bibigyan ng halaga yung buhay na meron ng ganitong insidente na dapat naman dati pa tayo mas nag-ingat, mas naging healthy, di ba? Ngayon, takot na takot tayo dahil may virus, pero dati parang wala lang, di ba? Meron pa mga nagsasabi na, kung oras na, kung mamamatay, mamamatay na. Pero ngayon, takot na takot. Kulang na lang eh. Hindi lumabas hindi lumabas ng bahay, mag kuweba. Bitter. May sipon si Cheche ngayon, pero wala siyang virus, ha? Namamino? Wala naman siyang virus. Sipon lang yan. Kami ni Kila, tapos na kami. Gumaling na kami dyan sa sipon. Yay! Si Kila, meron pa sipon. sorry. Mama. Huling-huli sa kami. Mama lang naman yung pagkakain.